Makasaysayang araw, mga mag-aaral. Ako nga pala si Ma'am Cheryl. Samahan niyo ako sa makabuluhang paksa na tiyak ikaw ay mahahasa. Makasaysayang talakayan, lagi niyong antabayanan dahil lusog kaalaman ang inihahatid na asignaturang Araling Panlipunan. Handa ka na bang matutunan ang kasaysayan ng daigdig? Ang ating paksa para sa linggong ito ay tungkol sa katangiang pisikal ng daigdig. Ang paksang ito ay naglalayong, una, nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig. Pangalawa, natatalakay ang lokasyon ng daigdig, topografiya at katangiang pisikal ng lugar batay sa anyong lupa, anyong tubig, klima at yamang likas nito. Pangatlo, nabibigyang pansin ang bahaging ginagampanan sa wastong pangangalaga ng kapaligiran. Tara na't maglaro, pinutin lamang ang mga sumusunod na link. Tatalakayin na natin ang mga istruktura ng daigdig. Narito ang mga istruktura ng daigdig. Una ay ang crust. Ito ay ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 kilometro palalim mula sa kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometro. Ang mantle naman ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Core ang tawag sa kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng metal tulad ng nickel at iron. Ang daigdig ay may plate o malaking masa ng solidong bato na hindi nanatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Napakabagal ng paggalaw ng mga ito na umaabot lamang ng 5 sentimetro bawat taon. Gayunpaman, ang paggalaw at pag-uumpugan ng mga ito ay napakalakas at nagdudulot ng mga paglindol, pagputok ng mga bulkan at pagkakabuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito din ang dahilan ng pagkakabuo ng mga kontinente. Ang daigdig ay may 4 na hating globo o hemisphere. Ito ay ang mga sumusunod. Una, Northern Hemisphere. Pangalawa, Southern Hemisphere. Pangatlo, Western Hemisphere. At pang-apat ay Eastern Hemisphere. Ngayon, ating tatalakayin ang katangiang pisikal ng daigdig. Alam niyo ba, isa ang daigdig sa 8 planetang umiinog sa isang malaking bituin ang araw. Bumubuo sa tinatawag na solar system ang mga ito. Ang lahat ng buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Gayon, halos lahat sa kalikasan at kapaligiran mula sa hangin, alon, ulan, klima at panahon ay naapektuhan ng araw. Mahalaga rin ang sinag ng araw sa mga halaman upang mabuhay at maganap ang photosynthesis. Samantala, ang mga halamang ito ay nagbibigay ng oxygen na mahalaga sa lahat ng nilalang. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Patuloy na ang pag-inog nito sa sariling axis at ang paglalakbay paikot sa araw bawat taon. Magandang araw sa inyo. Ang paksa natin ngayong araw na ito ay pinamagatang ang longitude at ang latitude. Saan ang kinaroroonan mo sa mundo? Paano mo sasagutin ang tanong na ito? Ang paksa ng longitude at latitude ay isa sa makapagbibigay sa atin ng pamamaraan kung paano mo tutukuyin ang iyong kinaroroonan sa mundo. Kumuha tayo ng mapa ng daigdig. Tignan natin kung saan ang mapa ng Pilipinas.
Kung nakita nyo na, isipin ninyo, tinanong kayo ng taga-Australia, saan natatagpuan ang inyong bansa? Pwede mong sabihin sa taga-Australia na sa itaas ito ng inyong kontinente. Kapag ang nagtanong naman sa iyo ay taga-China, pwede mong sabihin na ang mapa ng aming bansa ay nasa ibaba ng inyong bansa. Wala tayong permanenteng sagot kung nasaan ang Pilipinas. Pero mayroong isang pamamaraan na pwede mong tukuyin ng sakto at iisang sagot ang lokasyon ng Pilipinas. Diyan papasok ang paksa ng longitude at ng latitude. May dalawang paraan ng pagtukoy ng lokasyon ng kinaroroonan ng mga lugar sa mundo. Ang una ay tinatawag nating relatibo. Katulad ito ng ginawa natin sa mapa kanina, na ang isasagot mo ay depende kung sino at kung saan ang nagtatanong. Nakadepende lagi sa punto de vista ng nagtatanong ang sagot mo para matukoy ang isang lokasyon ng lugar. Ang ikalawa naman na pagtukoy ng lokasyon ay ang tinatawag nating absolute. Dito naman, kapag may nagtanong sa iyo kung nasaan ang lokasyon ng isang lugar, masasagot mo ito ng isang sagot lang sa tulong ng matematika. Sa pagtatakda ng lokasyon ng isang lugar sa globo, mahalagang mabatid ang ilang termino at konsepto may malaking kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng longitude at latitude ng isang lugar, maaaring matukoy ang lokasyon nito sa globo o mapa sa paraang absolute, astronomical o tiyak. Ang tawag sa sistemang ito ay Geographic Coordinate System, sistemang geografiko ng mga koordinado sa Tagalog. Mayroong nagko-coordinate o sa Tagalog ay koordinado o sa ibang salita ay mayroong nagtitimor para matukoy ang kinaroroonan ng isang lugar sa mundo. Sino kaya ang nagko-coordinate o nagtitimor? Ang tinutukoy dyan ay ang longitude at ang latitude. Ngayon naalamin natin kung ano nga ba ang longitude at ang latitude at kung paano sila nagko-coordinate. Alamin natin kung ano ang longitude. Tinatawag ang longitude na distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. Ito rin ang mga bilog na tumatahak mula North Pole patungong South Pole. Lilinawin lang natin uli ah. Pag sinabing longitude, hindi siya ang mga guhit. Ang longitude ay ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian. Ang meridian ay ang mga linyang nakatayo. At kapag sila ay humilera, nakakabuo sila ng distansya na kung tawagin ay longitude. Tandaan, linya, meridian, distansya, longitude. Prime meridian. Ito ay nasa Greenwich, England. At itinalaga bilang 0 degree longitude. Ibig sabihin, dito ka magsisimulang magbilang kung ang bibilangin mo ay mga distansya ng longitude. Sa kanya ka lagi magsisimula. 0, pataas na numero. 0, pataas na numero. Silangan o kanluran. Ngayon naman alamin natin kung ano ang latitude. Tinatawag na latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel. Tandaan, sa pagitan ng dalawang paralel. Bali, ang latitude ay hindi ang mga linya. Ang latitude, tulad ng longitude, ito ang distansya.
na nabubuo sa pamamagitan ng mga linya. Ang linya na bumubuo sa latitude ay tinatawag na parallel. Ang parallel ay patungong hilaga o taas ng Ecuador o timog o baba ng Ecuador. Ang Ecuador ay katumbas ng prime meridian, ngunit ang Ecuador ay nakahiga. Katumbas siya ng prime meridian sa dahilang siya ang 0 degrees na pag-uumpisahan ng mga bilang patungong hilaga at timog. Isa rin sa kahalagahan ng Ecuador ay ang paghahati nito sa globo sa hilaga at timog. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na hilaga at timog na hemisphere o hemispero. Ang ibig sabihin ng hemisphere ay ang kalahati ng globo. Ang itaas na bahagi ay tinatawag na hilagang hemispero at ang ibabang bahagi ay tinatawag na timog na hemispero. Mayroon ding tinatawag na Tropic of Cancer, ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere. Pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Ang isa naman ay tinatawag na Tropic of Capricorn. Ang Tropic of Capricorn ay pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5 degree timog ng Ecuador. Ang tawag sa mga bansa o lugar na nasa mga tropic na ito ay tinatawag na mayroong klimang tropical. Ang klima dito ay mainit dahil ito ay direktang sinisikatan ng araw. Ngayon, trivia muna tayo. Kapag ikaw ay isang expert na geographers, kapag tinuro mo ang bansang Pilipinas sa mga kapwa mo geographers, hindi mo na kailangang sabihin na nasa taas ng ganto, nasa baba ng ganto, nasa kanan ng ganto, nasa kaliwa ng ganto. Hindi mo na kailangang sabihin ng ganun. Kung ikaw ay expert na geographers, ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas na pwede mong ibigay sa kahit na sinong nagtatanong sa iyo ay ito. Ito ang lokasyon ng Pilipinas. Ganto siya basahin. Latitude ng 14 degrees, 34 minutes, 59.99 seconds north at longitude ng 121 degrees, 00 minute, 0.00 second east. Yan po ang tiyak o absolute na lokasyon ng Pilipinas. Hindi mo na kailangang ituro kung nasa ang bahagi siya o nasa tabi siya ng kung anuman. Ngayon, mayroong madaling paraan kung paano ninyo makikita ang absolute na lokasyon ng ibang lugar sa mundo. Magbukas lang kayo ng internet. Sa Google Chrome, i-type ninyo absolute location of kung anong lugar o bansa ang gusto ninyong alamin ang absolute location at lalabas na ito. Maswerte tayo sa ating panahon at madali nang magawa ngayon ang mga bagay na iyan. Pero noong unang panahon na wala pang internet, ang mga geografo o mga geographers ay nagpapakadalubhasa ng mas mahirap na paraan para matukoy ang tiyak na lokasyon ng mga lugar sa mundo. Sa parting ito ng aralin, ating tatalakayin ang mga kontinente at ang mga katangian nito. Ayon kay Alfred Wegener na nagsulong ng Continental Drift Theory,
Dating magkakaugnay ang mga kontinente sa isang superkontinent na tinawag na Pangaea. Ngunit dahil sa paggalaw ng continental plate ay nagkahiwa-hiwalay ito at nagkaroon tayo ng pitong kontinente. Kilala niyo ba ang pitong kontinente ng daigdig? Kung hindi pa, mayroon tayong Asia, Europa, Africa, North America, South America, Australia, at Antarctica. Alam niyo ba kung ano-ano ang mga katangian nito? Kung hindi pa, halina at ating alamin ang mga katangian ng bawat kontinente. Ang una nating tatalakayin ay ang Asia. Ang Asia ang may pinakamalaking bahagi ng lupain sa daigdig, kung saan may sangkatlo o one-third ito na kabuang sukat ng kalupaan sa daigdig. Alam niyo ba na sa Asia din matatagpuan ang bansang may pinakamalaking populasyon sa daigdig at ito ang China. Dito rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Nakadikit naman sa kontinente ng Asia ang kontinente ng Europa, kung saan ito ay ikalawa sa pinakamaliit na kontinente sa buong daigdig. Ang sukat nito ay 1/4 lamang ng kalupaan ng buong kontinente ng Asia. Ngunit dito matatagpuan ang sikat na Eiffel Tower, kung saan matatagpuan sa Paris. Isa pang kontinente na nakadikit sa Asia ay ang Africa, kung saan dito nagmumula ang pinakamalaking bahagi ng supply ng ginto at diamante. Dito rin matatagpuan ang pinakamahabang ilog sa buong daigdig, ang Nile River, at ang pinakamalawak na disyerto, ang Sahara Desert. Sa kontinenteng ito rin, ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa. Samantala, ang North America naman ay nakahiwalay sa tatlong kontinenteng aking nabanggit kanina. Mapapansin sa mapa na ito ay hugis at sulok. Subalit, mistulang napilasan ito mula sa bahagi ng Houston Bay at Gulf of Mexico. Dito rin matatagpuan sa kontinenteng ito ang mahahabang kabundukan, ang Appalachian sa silangan at Rocky Mountain sa kanluran. Sa ibabang bahagi naman ng North America ay siyempre matatagpuan natin ang South America, kung saan ito ay hugis tatsulok din. Ito ay unti-unting nagiging tatsulok mula sa bahagi ng Ecuador hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Alam nyo rin ba na ang Andes Mountain na matatagpuan sa kontinenteng ito na may haba ng 7,240 kilometers ang sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America? Dumako naman tayo sa pinakamaliit na kontinente sa daigdig. Ito ang Australia. Napapalibutan ito ng malalawak na karagatang Pacific Ocean at Indian Ocean, at hinihiwalay naman nito ang Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia, may mga bukod tanging species ng halaman at hayop na matatagpuan dito. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian, platypus at iba pa. Ang pinakahuling kontinente na ating tatalakayin ay ang kontinente ng Antarctica. Ito ang tanging kontinente na may makapal at natatakpan ng yelo. Ang kapal ng yelo dito ay halos 2 kilometro. Dahil dito, walang naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentipiko na nag-aaral dito. Gayunpaman, sagana sa lamang dagat at mamal ang mga karagatang nakapalibot dito. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan sa anyong lupa at anyong tubig. Isa-isahin natin ang mga pinakamataas na bundok ng daigdig. Ito ay ang mga sumusunod.
Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Chaoyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, at Annapurna. Ang mga sumusunod ay mga karagatan sa daigdig at ang pinakamalalim na bahagi nito. Simulan natin sa Pacific Ocean na may pinakamalalim na bahagi na Mariana Trench. Atlantic Ocean na Puerto Rico Trench, Indian Ocean na Java Trench, Southern Ocean na South Sandwich Trench at Arctic Ocean na Eurasia Basin. Dito na lang ang ating talakayan. Samahan niyo ako muli sa panibagong paksa na tiyak ikaw ay mahahasa. Makasaysayang talakayan, laging niyong antabayanan dahil lusog kaalaman ang inihahatid ng asignaturang Araling Panipunan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe.